Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, "Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, "Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang nagsulat ng ating Faithful Reflection ngayong araw ay si Brother Arnold Aviles ng Pag-ibig sa Diyos Catholic Community. Kalma lang, kapit lang. Ang Ebanghelyo ay may tema ng pananampalataya sa gitna ng mahihirap na kalagayan. Ang mga alagad, kahit nasaksihan nila ang mga himala at turo ni Jesus, ay nagpakita ng mga galaw ng pagdududa sa Panginoon nang mapaharap sa unos sa dagat ng Galilea. Madaling husgahan ang mga disipulo para sa kanilang kawalan ng pananampalataya, ngunit ang katotohanan ay madalas tayong nagiging katulad ng mga alagad kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi lamang isang theoretical na konsepto, kundi nararapat nating isabuhay at gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Kapag dumadating ang mga unos, madaling madaig ng takot at pagdududa. Ngunit kung paanong sinaway ni Jesus ang hangin at ang mga alon, may kapangyarihan din siyang patahimikin ang mga unos sa ating buhay kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Habang nahaharap ako sa mga hamon at kawalan ng katiyakan sa sarili kong buhay, hinihikayat ako ng talatang ito na bumaling kay Jesus ng may pananampalataya at magtiwala na magbibigay siya ng kapayapaan at kakalmahan sa gitna ng bagyo. Hindi laging madaling magkaroon ng pananampalataya. Ngunit habang lumalalim ang ating kaugnayan kay Jesus at nakikita ang kanyang kapangyarihan na gumagana sa ating buhay, ang ating pananampalataya ay maaaring maging mas matatag araw-araw. Manalangin tayo, Panginoon, sa panahon ng mga unos at bagyo sa aming buhay, palakasin mo ang aming pananampalataya kung kami man ay nagdududa sa iyong presensya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.